tayo mga kabrad. Sa magandang araw muli. Panibago tayong vlog. Panibago sa sasakyan. Baby bus. Ayan. Ayaw na mag-charge. Aking titestingin. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-testing. Okay mga kabrad. Busy ito ang makina. Ganito lang yung mga kapre, pag nagtitisi na ang nito. Titistingin natin kung may kuryente. Ayan, merong kuryente ng yung pinaka main battery. Hugot lang pala. Ha? Hugot lang. Hugot? Ha? Ito'y difference ito. Kaya ayaw mag-charge. Nahugot lang yung isang linya. Nakaraga na? Tignan mo? Tignan mo, Timo? Sakit kaya ayaw mag-start. Ayan lang din pala isasaksak pa sa nahugot lang yung sakit sa nahuhugot talaga yung sakit no? Nagtitesting ng alternator pag hindi nag-charge. Dito muna tayo titingin. Ayan. Bali ang naging troubleshoot dito ay nahugot lang yung pinaka main battery na pinaka main power ng IC. Ang nakasaksak lang yung indicate light, yung kuryente niya hindi kaya hindi nag-charge. Ganito lang po 'yan. Ito kasi hugot. Ayan. Kuryente ito. Ayan. Dalawa kasi kuryente niyan. Isang main power ng battery. Ayan. Saka ito. Pag ito ay hindi nakasaksak doon sa IC, hindi mag-charge kasi kuryente ito papunta ng IC. Nakasaksak lang kanina yung indicate light. Ito ay tanggal kaya hindi nag-charge. Bali tanggal lang yung isang socket. Kailangan kasi may natakpong kuryente sa IC para mag-charge. Hindi kagaya ng iba yung 4D30 kahit main power lang nakarga yun. Okay, ang difference nito ay natanggal lang yung isang linya. Yan. Yung mga brad, punting kalaman lang ito sa mga driver na medyo punting kalaman sa alternator. Kagaya ng sinabi ko, pag nag-check tayo ng alternator at hindi nag-charge, kailangan muna natin testingin yung connection ng alternator kung may dalawang kuryente na takbo. Pagka walang tumakbong kuryente doon na isa, titingin tayo sa fuse. Ngayon, ito yung nahugot lang yung kuryente sa IC kaya hindi nag-charge. Okay mga kapra, dahil kung tingnan naman lang ito, thanks for watching.